Sa totoo lang, ito ang pinakamaruming parte ng manok. Lagi kasing nakatapak sa lupa. Pero kapag nahugasan at nalutong mabuti, may sipa. Hindi pa tumitilaok ang tandang. Nagmamadali ng maglakad si Rosemary papunta sa public market ng Bangkerohan sa Davao City. Unahan kasi sa bagsakan ng mga manok na pangunahin niyang inihahain sa kanyang ihaw-ihaw restaurant. Pero ang isa sa talagang binabalik-balikan daw sa kanilang ihawan, yung paa ng manok o Adidas. Gawagan pa, ako ba siya? 10 kilo siya, tapos nakamura ako ng 60 kilos ngayon. Isa-isang hiniwa at inipon ang mga Adidas para i-barbecue. Inaalis po yung ipon ng paa at saka yung parang kaliho dito sa gitna. Ito yung inapakan. Do malinis na siya pero kailangan namin i-double check. Ito yung marinisyo namin. Tinitimpla para lumasa. Tapos dapat kailangan haluin siya. Nile-level lang natin pa lahat sila nakalublob talaga sa tubig. 20 minutes, pwede na siya. As long as from time to time, i-check mo kung malambot. Adonis! Tapos na ako! Sa halagang 15 pesos kada stick, matitikman ang sumisipa nitong sarap. Lami yung timpla, lami yung lasa niya. 1980s pa raw nag-iihaw ang pamilya ni na Rosemary. Galing pa kami sa walang-wala. Di ba matadero-matadero? Ang ginagawa, yung paa na yun, yun yung pinapakain sa amin. Minsan sinosote, dinalagyan ng sabaw, minsan naman binabarbecue. Kumakain kami ng mga gano'n na dala nila mama at papa hanggang gabi. Doon ko nasabi na hindi siya pwedeng mawala kasi parte siya ng buhay namin. Ngayon, kumikita sila ng 45 to 100,000 pesos tatapuan. Yes, ma'am, sir, Adidas po. Dito pa rin sa Davao, may isa pang klase ng Adidas na kanilang ipinampupulutan. Chicharong Adidas na bunga lang daw ng maboteng usapan. Sa pagluluto na yun, dahil busy, halos nakalimutan ko na atinan yun yung nakasalang. Halos siya masunog. So nung maiahon ko, tapos sinerve ko sa kanila ng adobo at yung kalahati, ipinrito ko. Paminta yun, luya, tanglad, asin, star anise at saka dahon ng laurel at bawang. Hantayin na natin siyang lumambot. Hindi na siya. Dito na. Lasa ang adobo. Lamig kaayo, kanchi. Ang kanyang special chicharon, ang sikreto raw sa pagiging healthy ng lolo nyo. Doon nila nakuha yung kulay nila na mapuputi dahil nga doon sa regular nilang pagkain, dahil doon sa natural collagen. 300 pesos kada pakete. Ang chicken feet, hindi rin mawawala sa mga Chinese restaurant. Sagad sa buto ba naman ang sarap ng chicken feet dimsum? Isa sa mga pinakanaunang nagluto ng chicken feet sa Binondo. Ang restaurant na ito, na isa rin sa pinakamatandang kainan sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. One minute. Fry lang chicken feet. Ang maputi lang chicken feet Filipino, ayaw kain yan. Delikado, luto lang chicken feet sa bahay. Kasi malakas ng apoy ng mantika, matali yung masulok. Luto lang isa oras para malamot. Isa fry bawang, isa fresh bawang, tapos ang sili. Halo. Swak na swak, sakto sa panlasa ng lahat. Malapit
talaga sa puso ng Chinese chef na si Tom Che ang pagluluto ng chicken feet. Ako laki sa bahay, nagkakain chicken feet. Pwede pulutan, pwede ulam, saka mula pa lang chicken feet. Pero paano nga ba tayong mga Pilipino natutunan din itong mahalin? Sabi ng iba, dahil nga yung logo tapos yung paa ng manok, tatlo din yung nakikita natin. Kaya ayun yung mga spekulasyon nila. Kasi yung sapatos and then yung kinakain nila, paa ng manok, kaya na-connect doon. Una-una, mayaman yan sa collagen. Essential siya para yung maggoma ng balat natin for skin tightening. Isa pang kahalagahan ng chicken feet, tumataas ang absorption ng calcium and protein. Ang paa ng manok, masarap ding gawing tinola at sinampalukang Adidas. Mga lutong kinalakhan naman ni Chef Dayan. Alisin ko na siya sa water para igigisa na siya. Lagay na natin yung dahon ng sili. Malinamnam. Tsaka lasang lasa mo yung manok. Sarap. Buhos natin yung sabaw. Kahit mahirap kainin, sulit, malinamnam. Mula nung bata ako, pag wala kaming pambili ng ibang parte ng chicken, pero gusto namin kumain ng chicken, nakakakain kami kahit na yung part na Adidas lang. Mas tipid pa, 180 pesos per kilo lang kasi ang kanilang nagagastos kumpara sa 300 pesos per kilo sa karne ng manok. Ang kanyang tinolang Adidas, meron daw gayuma. One time na nagpunta siya sa bahay, first time niyang makakita nung sinabawang paang na tinola. Noong una ayaw niya pa, nandidiri siya, pinilit ko lang siya. Tapos nung natikman niya, yun, nagustuhan niya na. Pero para sa mga wala sa wisyo na sumipsip ng buto, heto ang para sa inyo. Boneless Adidas. Dito sa Tarlac City, nakilala namin ang mag-asawang Leia at Edgardo. Dapat may discount na kami lagi bumibili. Favorite po namin yung ano, chicken feet, adobo. So yun, ano kaya i-boneless natin yung chicken feet, sabi namin. Tinatanggal po natin yung natitirang balat na galing sa palengke. Hinihiwa ko po yung bawat pagitan ng daliri para pagkulo po niya, madali po siyang madibone. Medyo may katagalan lang. Meron silang dalawang flavors, classic at spicy. Lagyan natin siya ng sesame oil. Para po siya pantay-pantay, meron po kaming sinusunod na sukat. 80 pesos kada pack. Parang adobo na bago lang sa panlasa. Boneless na po talaga siya. Wala na pong hiyo. Ang dati patapon lang na parte ng manok at iniisnab-isnab ang nagtaguyod ng marami nating mga kababayan para makatayo sila sa sarili nilang mga paa. Yes, Ma'am! Sir Adidas po! Ikaw, anong favorite street food mo? I-tweet na gamit ang hashtag KMJS.